Ayun, what's up mga ka-Joko, and welcome back sa ating channel. Ngayon ay gagawa tayo ng triple hook T-nut. Alright mga ka-Joko, so yung triple hook T-nut ay the best pang bottom rig or kung naka-floating rig kayo mga ka-Joko. So without further introduction, simulan na natin ito mga ka-Joko. So kumuha lang ng nylon. Yan, so kunwari dito natin ilalagay ang ating sinker. So gaano kahaba ang pagitan niya? Siguro mga isa't kalahating ruler mga kasyokoy. Ayan. So dito ang ating sinker. Dito magsisimula ang ating base. Gumawa lang ng maliit na bilog. Ayan, mga ganyan lang mga kasyokoy. Pagdikitin yung nylon na yan din. Ayan, yung bilog natin na maliit. Then gumawa ng another na bilog or loop. Then paikutin ito ng 6 times. Alright? So tara, paikot na tayo. 1, 2, dahan-dahanin ko lang mga kasyokoy para masundan. 3, 4, 5, and 6. Ayan mga kasyokoy, so ganyan lang siya. Then hilahin natin yung magkabilang dulo. Alright, dahan-dahan lang sa paghila mga kasyokoy para maiwasan ang pagbubuhol sa ating binubuhol. Ayan, dahan-dahan lang. Yun. Then pag nakikita nyo nang naglalak na siya, lagyan lang natin siya ng baby oil. Kung walang baby oil mga kasyokoy, maaari tayong gumamit ng tubig or laway pampadulas. Alright, alam mo yarn. So dampi-dampi lang mga kasyokoy. Ayan, pwede na siya. Para pag hinila natin, maiwasan ng pag-damage at para mapanatili natin ang tibay ng ating nut. Alright. So dandan lang sa paghila mga kasyokoy. Yan, ganda ng pagkakalak niya mga kasyokoy. Swabing-swabe dahil sa baby oil. Alright, pag nakagawa ka na ng ganyan, yan yung pinaka-base natin. So, gagawa ulit tayo ng another bilog. Paano ba yon? Ganito lang mga kasyokoy. Yan, pagdikitin mo lang yung magkabilang dulo na to. Yan, pag nagpagdikit mo na siya, papaikutin natin siya ng 16 to 20 times. So, yung gagawin ko dito mga kasyokoy is 20 times. Para maganda yung magawa natin, alright? So, and 1. Ulitin ko lang. Pagdikitin to. Tsaka to. Yan. Paikutin ng 20 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayan mga kasyokoy. So nakikita nyo mga kasyokoy, nakasecured ako sa butas na yan, yung nasa gitna na yun. Ano? So ipapasok natin yung ginawa natin kaninang base. Yan, sa butas na yan. So kailangan lagi nakasecured yung butas na yan. So ipasok mo lang to. Paano ba yan? Ganyan. Alright, pag naipasok mo na yan, hilahin yung magkabilang dulo. Yan, yung dulo na to, tsaka yung dulo ng kabila. Kailangan sabay sila mga kasyokoy para balance yung magawa nating T-nut. Yan. So hindi ko na siya puputulin mga kasyokoy. Dire-diretso na tayo no. Hanggang sa pangatlo para masundan nyo talaga kung paano siya gawin. Yan. Kunwari mga kasyokoy, nakakakita kayo ng ganyan sa gitna. I-stretch nyo lang siya mga kasyokoy. Ano, yung ganyan, yung buhol na yan. Para balance siya. So i-stretch mo lang yung hinihila mo. Yan. Stretch lang natin magkabilang dulo para mawala yung buhol na yun. Alright? So, kailangan laging binabantayan niya mga kasyokoy kasi kagaya niya, no? Nagkakaroon siya ng buhol-buhol. So, stretch lang natin siya. Then, hila ulit. Bago mag-lock, lagyan natin ng baby oil. Alam nyo na, pampadulas. Yan. So, ganyan lang gumawa ng T-nut mga kasyokoy. Yan, nakagawa na tayo ng T-nut ng buhay mo. Kaganda ng pagkakalak nito. Swabing swabe oh. Kita nyo naman. Yan oh. Diba? Yan. So ganyan siya kaganda mga kasyokoy oh. Tsura pa lang. Talagang hindi na siya magbubuhol-buhol mamaya. So yan. Nakagawa na tayo ng kunwari dito ang sinker. 1.5 ruler yung pagitan niya. So yung pangalawang gagawin natin mga kasyokoy, yung pagitan niya is kahit isang dangkal lang.
Alright, so paano ba siya? So dadangkalin ko na para talaga makita nyo ng legit. So isang dangkal lang yung pagitan mga kasyokoy mula sa una nating ginawa. Sandali, nahihirapan ako. Ayan, ay nalaglag. Ayan mga kasyokoy, so ganito lang siya dangkalin ano. Importantahin nyo na lang mga kasyokoy. For the record lang, dadangkalin ko siya para mas makita nyo yung ating tutorial na legit. Alright. So mula dyan, gawa ulit ng maliit na bilog. Ganyan, yung kagaya lang ng ginawa natin kanina mga kasyokoy. Uulitin mo lang yung proseso. So yan yung pinaka-base natin. Gagawa tayo ng loop. Paikutin ng 6 na beses. Alright. So sana nasusundan mga kasyokoy. Ano? Yan. Don't worry, meron pang pangatlo. So uulitin lang natin to. Alright. Ayan, hilahin lang natin yung magkabilang dulo. Dahan-dahan lang. Then, bago mag-lock, lagyan ng baby oil. Pampadulas. Yan, mga kasyokoy. Diba? So, pag nalagyan na natin siya ng baby oil, ganyan siya. Ka-smooth hilahin. Alright. Then, pagdikitin ulit yung magkabilang dulo na to para makagawa ng maliit na bilog. Alright, ganyan lang. Yan. Dikitin. Then, paikutin ng 20 times. 16 to 20 times, mga kasyokoy. So, ganito lang siya, oh. Yan. Pagdikitin mo to, gawa ng maliit na bilog. Then, paikutin ng 16 to 20 times. So, sa pag-iikot nito, mga kasyokoy, kailangan lagi tayong nakasecured sa butas sa gitna. O yung butas sa gitna na yan kasi dyan natin ipapasok ang nylon. So, napaka-importante niyan, mga kasyokoy. Kailangan nasa gitna siya para balance yung tinat natin, ano. Yan. So ganyan ang itsura niya, no? Ayan. So ipasok lang natin tong base na to sa butas na yan. So ganito gumawa ng basic na tinat mga kasyokoy. Ayan. Pag naipasok mo na yan, hilahin yung magkabilang dulo. Yan. Dahan-dahan lang. Pag nakakita ng buhol, stretch mo lang siya mga kasyokoy para mag-balance. Ayan o, may buhol. Stretch mo lang siya. So, sa paggawa ng tinat mga kasyokoy, kailangan, hindi kailangan ng mabilisan, kailangan dito is patience. Kasi pag binilisan natin to, magkakaroon siya ng buhol-buhol. Papangit ang ating tinat. Diba? So, maganda kung balance yung magawa natin. Yan, lagyan lang natin ng baby oil din. Ayan, wala. Ang ganda ng tinat ng buhay mo. Ayan, nakakadalawa na tayo. Ayan, di ba ganda? So, pangatlo na mga kasyokoy. Ano? So, same process lang mga kasyokoy. Isang dangkal ulit ang pagitan mula dun sa pangalawa. Ayan. Talagang dinangkal ko na mga kasyokoy para makita nyo. Ano? Then, gumawa ulit ng maliit na bilog. At pagkatas ng maliit na bilog, gumawa ng loop. Alright? So, ganyan lang tayo gumawa ng maliit na bilog. Then, loop. Yan. One. 6 na beses lang mga kasyokoy. Pwede na. Ano? Yan. 1, 2, 3, 4, 5, and 6 yan mga kasyokoy. Then hilahin ang magkabilang dulo. Right? Yan. Hilahin lang natin siya. Then lagyan ng baby oil. Huwag niyong kakalimutan mga kasyokoy. Lagyan ng baby oil, tubig or laway. Pampadulas. Yan. Available naman yan kahit sa ang tindahan. Lalo na yung laway. Alright? Yan mga kasyokoy. Oh. Napaka-smooth lang niya, diba? Pag may baby oil din. Same process. Pagdikitin yung magkabilang dulo na to para makagawa ng maliit na bilog. Yan. Then, paikutin ng 20 times. 16 to 20 times. Alright. Kung gusto niyan 30 times, pwede rin mga kasyokoy. Pero medyo risky na yun, ano? Kasi magkakaroon na siya talaga ng buhol-buhol nun. So, 20 times is enough. Alright. Yan. So, kadalasan ko itong ginagamit mga kasyokoy sa paninilapia or sa dagat.
napakaganda nito kahit maalon, hindi siya nagkakaroon ng buhol-buhol. Subok and tested ko na to. Aba, parang parehas lang yun. So yan mga kasyokoy. So yan, pasok mo lang to sa butas na yarn. Pag naipasok na yan, hilahin ang magkabilang dulo. Yan. Dahan-dahan lang mga kasyokoy. Ano? Para balance talaga ang tinat na magawa natin. Yan. Kailangan lagi nasa center kasi yan eh. Yung base natin. Yan. So hinay-hinay lang tayo. Then lagyan natin ng laway, tubig, or baby oil bago mag-lock. Para maiwasan ang pagka-damage ng ating nut. Yan. Lagyan lang natin ng baby oil. Para suwabe pag hinila. So ayan mga kasyoko, yan, nakakatatlo na tayo. So tapos ng ating triple hook tinat. Kung gusto nyo siyang gawing 5, 4, 6, depende na po sa inyo yan. Pero sa basic lang po tayo, triple hook tinat lang ang gagawin natin ngayon. Alright? So lalagyan na natin siya ng hook. Dito yung sinker, then dyan yung number 1 hook, number 2, and number 3. Then yung pagitan niya mga kasyokoy mula sa swivel or sa main line natin is ganun din po, 1 and a half ruler. Alright, so tantayin nyo na lang mga kasyokoy. Yan. Yan, 1. Then, puputulin mo lang ito mga kasyokoy pag lilalagay natin yung hook natin. Ano? Sa iba nakikita ko, dinediretso na nila, hindi na nila pinuputol. So, yung disadvantage kasi nun mga kasyokoy, minsan nagkakaroon siya ng buhol, bumababa kasi ito mga kasyokoy. Ano? Unlike pag single lang yung nylon na gagawin mo, mas maganda. Ayan o, nagkakaroon siya dito ng friction or buhol. Sumasagi dyan minsan ang ating hook. So tatanggalin lang natin siya. Putulin lang natin to. Ayan. Yan mga kasyokoy. Then pwede na natin i-set up ang ating hook. Yan ano. So sa pinagputulan natin mga kasyokoy, dyan natin i-set up ang hook. Ano? Kahit mga 6 inches lang yung pagitan mula doon sa tinat natin or 5 inches, pwede na siya, no? Huwag naman masyadong mahaba mga kasyokoy kasi pag masyadong mahaba, lalaylay yung hook. Sasabit siya sa ating nylon or sa ating main line. So itong ating gagamitin na hook number 3. Yan, para sa mga nagtatanong ano, kung anong ginagamit kong fishing hooks pag ako'y naninilapya, number 3 po or number 1. Depende po sa aking setup, minsan 0.5 or 0.4 pag kanin ang aking ginagamit na pamain. So paano ba natin siya i-setup? Ganito lang mga kasyokoy, ipasok sa butas na yarn. So yung setup na to mga kasyokoy, the best to para sa paggamit ng lumot or ng bulate. Yan. So pag naipasok mo na siya, gumawa ng maliit na butas sa gitna. Ayan, hindi mo na siya papasok sa hook na yun kasi maliit yung hook natin. Ayan. Ayan, pag nakagawa ka na yan, paikutin mo lang to, itong nylon na to, tsaka yung nasa baba. Ayan. Secured mo lang yung butas na sa gitna na yan mga kasyokoy, dyan natin ipapasok yung ating hook mamaya. So, 4 na beses lang na paikot mga kasyokoy is pwede na. No? Ayan, pasok mo to sa gitnang butas na yan. Yan mga kasyokoy. So dire-diretso lang yung tutorial natin mga kasyokoy. Walang putol ano. Para talaga makita nyong no edit ang ating tutorial na to. So hilahin mo lang to na magkabila ng sabay na dahan-dahan. Then mula dito makikita nyo na iganda ng pagkakasetup natin ng hook. So subok and tested ko na to mga kasyokoy. Talagang matibay ang pagkakatali nito. So gamit lang ako dito ng aking mahiwagang isda para hindi tayo matusok ng hook. Ayan. Ayan. Ganda ng pagkakalak niya mga kasyokoy. Oh. So ang kagandahan nito mga kasyokoy, pag nagpapain kasi tayo ng bulate, nasasagad siya hanggang dulo. So puputulin ko lang yung excess para makita nyo. Ano? Ayan o. Oh. Putulin natin yung excess.
So, pwede mong maipasok ng tuloy-tuloy yung bulati sa ganitong setup, mga kasyoko. Ano? Kumbaga, sakop niya yung buong hook. O, diba? Alright. So, setup na tayo ng pangalawa. Yun yung ating number one hook. So, ito na yung pangalawa. So, ipapakita ko naman sa inyo, mga kasyoko, yung isa pang hook na pwede nyong i-apply. Ito naman ay tinatawag na the snail knot. So, paano ba yung snail knot na yun? Ayan, tuturo ko na sa inyo, mga kasyoko. Yan, oh. Dali, wala ko ng hook ito. Yan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yung snail knot. So, yung snail knot, maganda to pag naglulumot kayo, ano? Pero pag bulate, hindi ko siya recommended kasi sinasakop niya yung hook, mga kasyokoy. So, kung magbubuhol ka ng snail knot, kahit mga 3 to 4 times lang para may space pa rin para sa pain, ano? Yan. Then, ipaikot mo lang to sa hook na yan. Isecure nyo yung butas sa ilalim, mga kasyokoy. 3 to 4 times na paikot lang, yan. 3. Then, ipasok na natin to sa butas na maliit na yon, yung nasa ilalim. Sana nasusundan nyo, mga kasyokoy. Ayan. Then, secured mo lang yung nylon na yon na pinasok mo. Then, hilahin itong nasa dulo. Ayan. Ganyan po ang itsura ng snail knot, mga kasyokoy. So, basic na knot to, ano? Sandali, higpitan ko lang, ano? Ayan. So, ganyan ang itsura niya. Alright. Then, puputulin mo lang yung kanyang excess. Putulin lang natin to. Then, ito na yung number one. So, pili na lang kayo, mga kasyokoy, kung snail knot or the fisherman knot ang gagamitin yung setup para sa inyong triple loop. So, dumako na tayo sa ating pangatlong hook para matapos ng ating triple hook T-knot ng buhay mo. Ayan, 1, 2, and 3. Ito na yung pangatlo, mga kasyokoy. So, same process lang. Putulin lang to. Yung bilog na yun, putulin natin. Dun sa pinagputulan na yun, doon natin ikakabit ang fishing hooks. So, ulitin ko lang yung una, mga kasyokoy. Paano ba natin siya ginawa? Para masundan nyo. Yan, pasok mo lang to. Then, gumawa ng maliit na bilog. So, yung pagitan niya, 6 to 5 inches lang, mga kasyoko. Yan. Para hindi siya masyadong lumaylay, huwag nyo masyadong hahabaan. Ayan. Yan, secured mo lang yung butas na yan. Then, paikutin mo yung dalawang to. 3 to 4 times. So, yan. 3, 4. Then, ipasok mo to sa butas na yarn. Yan. Secured mo lang yung pinasok mo na yun, mga kasyokoy. Then, hihilahin mo siya ng sabay. Yan. Ganyan lang po, ano. So, ganyang kagandang nagawa nating fishing hook setup. Yan, mga kasyokoy. Diba? Galing. Tibay na. Ganda pa. So, yan ang itsura niya, mga kasyokoy. Yan, tapos na ang ating triple hook T-knot. Putulin lang natin yung excess yarn. So, ito na siya. 1, 2, and 3. So, napakaganda ng nagawa nating setup, mga kasyokoy. So, ganito ang itsura niya sa ilalim ng tubig. Oh. Yan. Alright. So, pag ito ang ginamit mo, mga kasyokoy, talagang hindi siya magbubuhol-buhol, oh, kahit umalog-alog or maalon sa dagat. Maraming gumagamit ng ganitong setup, mga kasyokoy. Ano? So, ayan. Setupan na natin to ng ating sinker. So, paano ba ako mag-setup ng sinker? Ano? So, pag nagsisetup ako ng sinker, mga kasyokoy, gumagamit ako ng snap. Ito may snap tong isda ko eh. So, kunin ko lang siya, ano. So, ganito ako mag-setup ng sinker natin.
or magtali, pasok mo lang to. Then sa pinagpasukan mo, ipasok mo ulit yan. Alright, nasusundan po ba? Yan, pasok mo ulit yan. Then gumawa ng maliit na bilog. Hilahin yan. Then, secured lang yung bilog na yun mga kasyokoy. Diyan natin ipapasok ang nylon mamaya. Paikutin mo to, tsaka to. Yan. Kahit mga 3 to 4 times lang mga kasyokoy. Yan. Pasok mo to sa butas na yarn. Then, secured mo yung nylon na yan mga kasyokoy. Hawakan mo lang siya para pag linak mo siya mga kasyokoy, hindi siya kumawala. Alright? So, ganito siya. Yan, hawakan mo siya. Para hindi kumawala. Ay, nako. Parang pag-ibig. Ayan mga kasyokoy. Ano? So, putulin lang natin yung kanyang excess. Then, ipasok mo na tong sinker. Yan ang kagandaan ng paggamit ng snap. Ano? So, kunwari itong 10 grams ko, pang bottom rig ko siya. Kung gusto ko magpalit ng mas maliit, mabilis ko lang siya mapapalitan kung magpo-plotter ako. Diba? So, ganito lang siya. Oh. Yan. Clip mo lang. Then, tanggalin mo to. Alright. So, paano kung wala kang snap? Ganito naman ang gagawin mo, mga kasyokoy. Ituro ko na rin sa inyo. Kasi hindi naman lahat available sa atin, diba? So, ganito ang gagawin natin na setup ng ating sinker. Yan, di ko alam kung anong tawag sa nut na to. Basta ito yung ginagamit ng maraming anglers natin dyan para sa kanilang sinker, para nakakapagpalit sila agad. Ayan. Paikutin mo lang to. Kahit 2 times lang mga kasyokoy na paikot. Ayan, 1 and 2. 2 times paikot lang, pwede na yan mga kasyokoy. Then hilahin mo lang to. Ayan, ang sabay. Dahan-dahan. Ayan. O diba? Ayan. Higpitan mo lang. So yan ang itsura niya mga kasyokoy. So ang kagandahan ng setup na to, madali kang makakapagpalit ng sinker. Ayan, pasok mo lang yung sinker mo na yan. Then ipasok mo sa butas na yan. Ayan, nakasetup na ang ating sinker. Alright, sana nakukuha nyo mga kasyokoy. Ayan, ulitin natin ano. Ayan o. Kung magpapalit ka, alisin mo lang siya. Diba? Galing, ganda. Ayan mga kasyokoy, sandali, nahihirapan ako. Ayan mga kasyokoy, pasok mo to. Pasok mo yung sinker. Then ayan, meron ka ng sinker ng buhay mo. Ayan. Ayan, maglalagay na tayo ng kasyokoy ng swivel, ano, para maikabit na natin to sa ating main line. Ayan, yung swivel natin. Same process lang mga kasyokoy, pasok mo siya dyan. Ipasok ulit. Alright, then gumawa ng maliit na bilog. Ikutin yung dalawang to, 3 to 4 times mga kasyokoy. So same process lang mga kasyokoy, para madali nating matandaan. So very useful lang nut na to. From hook, swivel, and snap, pwede natin siyang i-apply. Ayan mga kasyokoy. Puputuloy mo lang yung excess na to ha. Then, like for example, ito ang ating main line. Yung main line natin naka-snap. Yan. Kagandahan sa paggamit ng snap, mabilis tayo makakapagpalit ng setup. Right? Yan. Kung pang tilapia, pero kung pang mamaw, diretso na lang siya sa swivel mga kasyokoy. So, ganyan yung itsura niya, no? So, yan. Yan, lakyan lang natin para mas makita nyo ng maigi. Yan, no? Ganyan ang itsura niya sa ilalim mga kasyokoy. So wala siyang kabuhol-buhol. Alright, kahit maalon. Ayan o. Kahit ma-vibration pa yan. Ma-vibration, wow. Ayan mga kasyokoy. So sana nakatulong sa inyo yung setup natin na ito mga kasyokoy. Ano? Ayan o. Kita niyo naman kung gaano siya kagalaw. Pero hindi pa rin siya nagbubuhol-buhol. Kung nakatulong to sa inyo mga kasyokoy, please don't forget to share this video para marami pang anglers ang matuto at ma-inspired. Yan, at gumawa ng ganitong setup. At kung nagustuhan mo ang ating tutorial, paki-like na rin po ng ating video na to, ating tutorial. Yan no, diba ang ganda? So hanggang dito na lang mga kasyokoy. Kita-kits sa ating mga
susunod na fishing adventures and tutorials. Yan. Hanggang sa muli. Paalam. Pshhh.